So, sa add muna tayo, ano sa add. Kung may question kayo, pwede ninyong erase agad, ano, para ma-address natin. So, nagawa muna tayo ng frame ng... Ay, hindi ko pa pala nasi-share. Your entire screen. Window. And so, we have ID number, text field for ID number, and F name. Isang data muna, ano, dalawa, ID number and F name. Tapos meron tayong button na save. So ang kakalabasan niyan yung kanina. So our goal is to add functionalities dito sa button na masisave yung name, yung data na nilagay ng user. So ang swing is meron siyang functionality, meron siya dun sa package kasama yung action listener. Sir, pwede pong palakihan konti yung size po. Hindi ko siya masyadong makita. Yung fan po. Or pa zoom. Wait lang. Sira kasi yung mouse ko. Ah, sige pa. Wait lang. Yung scroll ko ma... Selection pala ito. Nasaan ba ang ito view? Okay, so ay, hindi ba? Ano, malabo ba? Malabo? Maliit lang, sir. Saan? Maliit? So, dito tayo sa, ano, sa... Wait, sandali. Kasi mag-compile tayo nito. Wala po sa inyo parang shortcut po na yung control plus para mag-zoom po. Hindi siya na ano, hindi dito gumagana. Kasi nasira kasi yung mouse ko ay. Sir, ask ko lang po, sa NetBeans di ma-customize yung block of codes. Hindi ko naintindihan yung tanong. So, mamaya. Ano mamaya yung question pa? Tapusin muna natin yung ano. Yung, para matapos natin yung file system. Ano yung pag-a-add. So, kung hindi mabasa. Ano kasi, nag-ano siya yung mouse ko. Pag ino-scroll, iba ang ano siya kanya. Iba ang ginagawa niya. Di pa ako nakakabili ng battery. So, dito tayo sa ano, sa Sublime. Sandali, ano. Magmamano-mano tayo dito. Kung window. Okay, dito muna tayo sa Sublime. So, okay, eto. Yan, nag- nakakainis. Okay na, sir. Wait lang. Nag-aano yung mouse ko kasi pag nagsusun. Bumabalik. Yan. Okay ba yan? Maliit pong konti. Maliit pa? Ah. View. Nasaan bang zoom dito? Zoom. Sir, nasusum in po kapag phone ang gamit. Ah, sa inyo? Yes po. Sa laptop po siguro, hindi po masyadong visible. Sa laptop, hindi. Siya nga. Okay. So, dito na lang muna tayo. Ano? Kasi dito mahirap mag-code. Walang, ano, predictions, walang intelligence. So,
naglagay tayo ng ano ng 'di ba ito yung main method natin. Mamaya explain ko yung ano. Ito yung sa pag-create. Bayaan muna ninyo yung ano yung okay, so pag-create to, nilagay ko sa taas yung mainframe. Actually, lahat ng components, nilalagay ko sa taas. And ang state niya is public static JFrame mainframe. Kasi, gusto ko siyang i-access dun sa method. Diba kasi itong main method, magkakahiwalay silang bracket. Iba sila. So, meron akong, hinihiwalay ko yung button save para marireuse siya every time na gagamitin ko. Ano, isa lang yung i-code ko. So, ang goal natin is to get the value of this text field, kung ilan man yan, when the button save is click, being click. Ano, so, ang gagawin natin is, ito na, ano pa lang to, ano sa GUI. So, meron si Swing na functionality na btn save to btn dot add action listener dun sa ano agad-agad na yun, ano meron siyang prediction. So ito yon, lalabas ito. Ano lalabas ito doon kapag nilagay niyo yung add action listener. So add action listener, ito yung default niya. Ito yung laman. Ito yung magiging laman. Ano? Ito. Sa, ibig sabihin, every time na ikiklik yung, ito yung functionality niya, ano? Every time na ikiklik yung button save, ito yung effect perform niya. Dito na, yung nasa loob ng action perform. Ano, ano niya, gagawin niya yung action na yun. So, tayo, ang gusto nating action is to get the value of the fname and the id num to save sa ating file, sa directory na gusto natin. So, ang kailangan natin is to get the text, we have idnum dot get text. Ano, to get text. And sa fname din, fname dot tf fname dot get text. Kailangan natin ng bracket, ng parenthesis. And diba gagawa tayo ng method para na-reuse yung value yung ano yung functionality nun. So gagawa tayo dito ng public static void save. Tapos dito natin lalagay, ano, hiwalay na to, dito natin lalagay yung method. So, para magagawa natin yung ano, save. So, lalagyan natin ng parameter, ipapasa natin dito, dapat meron tayong string or int, ano, id. Tapos, yung lahat ng ipapasa, string, first name. Tapos dito, so kung ipapasa natin yun, dapat meron tayong ipasa dito na value, na string, dalawang string. So ang parameter nyo ni save is dalawang string. So ipapasok natin yung dalawang yan sa string. String id is equals to yung get text, ano yung kinuha niyang text, yung laman. So string fname is equals to tf dot fname.getText. Tapos ipapasa natin yung laman ni ng ID at ng fname na nakuha niya doon sa field. So ID dot and fname. So yan ano. So i-call niya natin yung save. So ano na ngayon ang gagawin natin? So na-discuss na natin yung file system, how to create, how to read, how to update and delete. Dito na natin siya i-apply. So, paano nga yun ulit? Natatandaan nyo? So, diba mag-open tayo ng file o gagawa tayo ng file, ano, yung reader. So, tanggalin na muna natin to.
So ito siya, ganito din. So file writer, bagay yung gamit natin. Ano, file writer. Tanggalin ko na to, ito na mismo 'yon. So may try try block tayo dito, try and catch. Huwag niyo muna tong pansin itong J option. Mamaya na 'yan. So ito siya yung file writer. Sabi ko nga nung nakaraan, sa C lagi ako nagsisave kasi lahat ng computer may ang default niya is C. So database, naglagaw ako ng folder na database, kumuha ako dyan, and then may ang file name kung ilalagay is hindi siya static, it is dynamic. In every files, in every information sa database, ang unique is always ID ang primary key. Why? Because it is possible that I have the same name, surname, and address. Ano, pares kami, completely identical. Pero ang ID number namin is magkakaiba. Ano, dun tayo nagkakatalo, ano, sa ID number. So, ang gagamitin kong ano, file name, kasi ang repository natin is one folder lang, diba? So, ID.txt, sa notepad natin siya isisave. Ang file name niya is ID. So, kung ano man laman nung nakuha natin na ID num, na yung na-get natin na text dito sa TFID num, is yun ang magiging file name niya, yung pinasa na yun. So ngayon, ang laman na ito na yun, nagawa na tayo ng file. So ngayon, isusulat na natin, i-store na natin doon yung mga ilalaman natin. So file writer, my file writer dot write, kung gaano kadami, ano, ID yung nauna, tapos backslash n, ibig sabihin new line, next line, para magkaroon tayo ng ano, ng a uniformity. Tapos alam natin kung ano yung sa line 1 lahat siya ID, sa line 2 first name. Magagamit natin yung kapag nag-read naman tayo ng file tapos nag-update. So first name tapos new line, tapos don't forget to close the file. Okay, so i-run natin to. Ito, swing sample. So kakopy ko lang tong code na to. Ano itong ginawa natin? File writer. Wait. Copy ko lang dun sa ano-ano, sa NetBeans. Kasi matagal kapag sa ano, command prompt. Mag-aano pa lang. Okay. Okay, so we have, so run natin, let's try this one. So wala siyang laman. Ito. So dapat mag-save siya dito sa C database, ID txt. Anong gusto ninyong ID kong ilagay? Kayo mag-decide. So itong first text field, hindi ko na nilagyan ng label, ano, ito yung ID, ito yung F name. Sige, kayo mag-decide. Hello, anyone? Walang magsasuggest. Hello, hello, hello. Hey, hey. Okay, si ano, nag
Hindi ko nabasa yung ano. So, read, first, 09. Kinapi ko lang yung ano ni okay, so lagay natin yung nilagay ni Relics. Tapos, lagay natin yung first name niya. And then, we have save. Tingnan natin kung na-save. Di ba nasa C yun? Hindi siya na-save. Wait lang. Mali. Ano, TF ID num. Run. Tagal. Nag-expire na kasi yung ano ko yung trial sa ano sa IntelliJ. Mas maganda sana yun. Mas gusto ko yun eh. Yung ano niya, yung predictions pati yung interface. What, ang tagal dito. So dito muna natin i-run, ayaw niya mag-run sa so Java ano nga yung pangalan nun? Create. Saan ba ito nakasave? Wait lang ha, sandali lang. Okay, ena. So ena. So nakita niyo yung ano yung number. Hello. So dapat ang laman nito is ito din. Tapos yung name ni Relics. Ito siya. Sa loob. So, new line. Sa ano siya. So, kung gaano kadami yun, ganun din kadami yung ilalagay ninyo. Ano. So, isa pa. Maglagay tayo ng isa pa. Bawa, yung dulo lang binago natin. Gawin natin tong 1. Tapos gawin natin to ng dyan. Save. So, ito yung 1. Tapos dyan naman yung laman niya.
Okay, so may question kayo doon before we proceed sa up sa reading of file. Wala kayong question? So another one is another class. Sa ano naman, read. So kakopi ko lang yun, yung mga in-import, pati yung ano niya, yung layout. So copy ko lang yung layout ha, para mabilis. Bakit ayaw niya? So ito lang ginawa ko, ano, kinopy ko lang, tapos papalitan ko to ng search, btn search instead of save, tapos search. Ay, wait lang, doon tayo sa ano. Dito tayo sa, para makita nyo. Dito tayo sa search. So dito, ang ginawa ko lang is kinopy ko lang yung ano, yung mga in-import, yung mga kailangan ko, pati yung layout. Same lang siya. Pati yung pag-set ng bounds. Tapos tanggalin natin yung edit. Hindi naman tayo mag-i-edit. So nilagay lang natin yan, ano. So ang pinalitan lang natin is yung button na search, tapos search ang ilalagay natin, and then ang functionality niya is iba na. So ang gusto natin kapag naglagay ng ID number, dapat makuha niya yung laman. Ano ba yung laman? Ano ba yung user na yun? Ano ba yung data nung ID number na yon? So magawa din ako ng method doon na search. So ang parameter lang niya is ID. Yun lang yung kailangan natin, kasi yun lang naman yung yun yung reference natin sa kanya. So kung ano man yung ilagay dito sa ID number ni user, i-get text natin yon, ano, di ba, ID, get text, tapos ipapasok natin siya sa string na variable para ipasa doon sa method na search yung laman nung TFID num. So ito na siya. So yan, tapos ito na yung method. Ito na yung bago, ano, hindi na tayo gagamit ng scanner, kasi si scanner is whole file yung kanyang nire-read. Si buffered reader na ang ating gagamitin, because line by line, pwede kang mag-specific na line na i-read mo, buffered reader. Maraming reader ang ano, ang IO, ano na package, depende sa gagamitin. Pero sigurado ako gagamitin nyo yung buffered reader, kasi line by line siyang nagre-read, tapos pwedeng specific line lang. So ito, papaliwanag ko lang, ano, file reader is tapos yung ang i-examine na ito, i-read niya, hahanapin niya yung file. 'Di ba nagpasa tayo ng ID number? Tapos ito din lalagay natin yon, yung directory, tapos yung file name. So file name nung ID na nilagay, ano. So we have buffered reader BR. This is line by line. New buffered reader, ano yung i-read niya? Saan magmumula? Doon sa FR, sa file reader. Ito yung file na i-read natin. So, ito yung buffered reader line by line. Tapos, gagamit siya ng loop, for loop, since line by line siyang i-read. So, bakit maglo-loop? So, sa case na to, di ba meron tayong 6? Ako 6, bakit 6 nga ba? Bakit 6 ang nilagay ko? Dapat ito, 'di ba, alam natin ang bawat data, halimbawa dun sa sinabi ni M, halimbawa dun sa customer details. Ang details niya, ang field niya is meron siyang 10. So ilan dapat ito? Ilan dapat 'to?
'di ba 11 kasi less than. So kung meron siyang 10, dapat ito ay 11 kasi yung line number, yung line niya is 10. Magre-read siya until 10. So dapat less than 10. Hanggang less than 10 siya, sige lang ang ano niya, sige lang ang read niya. So line plus plus. And then dito pwede tayong maglagay ng if, pero kung madami, ako ginagawa ko na lang switch. Ano kan ba ang line number niya na is 1, hindi na ako naglagay ng case na 1 kasi alam na natin yung laman ng case 1 nung line number 1, yun yung ID. 'Di ba uniform naman yun yung masisave natin, kung line 1 lahat yung ID number, line 2 kung age yun lahat. So alam na natin yun na isis kung saan natin siya isiset. So sa case 1 hindi na natin nilagay kasi ID number yun. Sa case 2 lahat yun ay F name. So kung ano man yung ma-read niya, tanggalin muna natin to ano. So ito yun yung br.readline. Ano yung value nung line na to, yung buff, yung ni-read niya. Ano yung laman nun. So kung anong laman niyan na-read niya, ipapasok natin dun sa counterpart niya doon sa component. Halimbawa, tf underscore fname baga yun dot set text. It is, isi-set natin siya doon kasi search baga to. Okay, so, tas break. So, kung madami ka dyan, maglalagay ka pa ng case 2, case 3, case 4. Okay, so now we have this J option. Itong J option naman na to, di ba try catch? Kanina hindi ko pala nabalikan yung J option, yung ang ibig sabihin nito, another component siya, dialog box siya, ano, show message box, ano na ilalagay natin. Halimbawa, file not found, tapos ito yung message niya, tapos meron siyang title na warning, yung dialog box. And then ang type ng dialog box niya is warning message. So ano siya, kung warning, dilaw yun, dilaw yung icon. Meron ding for information and meron ding critical na tinatawag, yung hindi na siya ano, parang error siya, error. So i-ano natin to, i-copy lang natin doon sa search. Search ba yun? So this is the reason. So paliwanag ko bakit ko ginawang static. Pag sinubukan nyo, 'di ba nung kanina nasa loob lang siya ng JFrame, nasa loob lang siya ng main method. Sinabi ko na din pala tapos gumagawa tayo ng mga method, diba, search, edit. Tapos, di ba ito hiwalay na to na bracket, iba na siyang group. Kasi method siya eh, ibang method siya. Tapos, nakita nyo dito, gusto nating i-access si TFF name, wala naman siya nun. Tapos, naglagay din tayo na itong dialog box na to ay kay mainframe siya ipapasok. Wala naman siyang mainframe, si method. So, we have to globalize being public, yung mga ginagamit natin sa labas nung method, yung gusto nating ma-access ng lahat. Ganun kahalaga yung yung pinag-aralan natin last time, about sa pag-access ng variables, ng components. So may question kayo bago natin i-run? O i-run muna natin bago kayo mag-question? So copy ko lang to. Read pala to, hindi search. Yung magkaiba yung pangalan. Tapos yan. So i-run natin siya. Walang laman. TFF name, TF ID num.
ito. So, nakikita nyo? Kita nyo ba? So, tingnan natin, hanapin natin yung nilagay natin kanina. Ay, madami to. So, tingnan natin yung file. Ito, search natin tong kay Relics. Madami lang eh, sobrang dami. So, search. Dapat ang lumabas itong name is yan. Tapos yung isa kanina, di ba 1? Dapat dyan ang lumabas. Dyan. Okay na? May question kayo? Hello? Wala? So, kanina may nag, ano, may nagtanong dun sa ibang block. Asan na yun? Ito, may nagtanong dun sa ibang block about ID number. Ano, siguro may idea naman na din kayo sa database. ID number is, must be unique and it must not be decided by the user. It, hindi siya ini-input ng user. Dapat, ano siya, dynamic na nag-i-increment according doon sa last number or sa randomize siya na ang nagde-decide is yung computer. Kasi kung ang user ang mag-i-input noon, iba-iba yun, magkakaroon ng ano, ng pagkakaiba. Ano, pwedeng may maglagay nga ng year, may maglagay ng number, maglagay ng randomize. So you have to develop, yun yung pag-iisipan ninyo, paano ninyo yun gagawin? Ano doon sa inyong file system? Okay? Kasi puputulin natin dito yung discussion. We will continue this week din. At tatapusin natin to lahat ngayong week. Ano, kasi para hindi kayo magalo. So you have 1 month to develop nun. Tapos papabayaan ko na kayo ano kung anong ano nang gagawin ninyo. Basta matatapos natin to kasi madali lang naman yung mga basic ano. So kayo na lang explore nung mga kailangan ninyong components. Kasi kung isa-isahin natin yung bago kayo makapagsimula, mauubos ang oras natin kasi by specific naman and meron namang sheet na pwede nating maging resource. Okay, so bawal gumamit ng database. Yung gagamitin natin, ano, yung file system, ano, pag-edit, pag-delete, pag-read, pag-update and delete. Okay, kung